na bayang tinubuhay, ipinagdarasal ang kapayapaan nitong sanlibutan. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat na maanghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban, pakundangan sa pagdalangin ng laging Birheng si Santa Maria ang Mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kalwalhatiang walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kami ni Apolos ang ginamit kong halimbawa upang matutuhan ninyo ang kahulugan ng kasabihang huwag lalampas sa nasusulat. Huwag ipagmalaki ninuman ang isa at hamaki naman ang iba. Ano ang kahigtan ninyo sa iba? Hindi ba lahat ng nasa inyo ay kaloob ng Diyos? Kung gayon, bakit ninyo ipinagyayabang na waring hindi kaloob sa inyo? Kayo pala'y nasisiya na, mayayaman na kayo, kayo pala'y mga hari, hindi na ninyo kami sinama. Sana ngayon naging hari kayo, upang kami namay maging hari kasama ninyo. Sapagkat sa wari ko, kaming mga apostol ay ginawa ng Diyos na maging pinakahamak sa lahat ng tao. Ang katulad namin ay mga taong nahatulan ng kamatayan, isang panoori ng sanlibutan ng mga anghel at ng mga tao. Kami mga hangal alang-alang kay Kristo, kayo'y marurunong tungkol kay Kristo. Mahihina kami, kayo'y malalakas. Hinahama kami, kayo'y pinararangalan. Hanggang sa oras na ito, kami nagugutom, nauuhaw, halos ubad, pinagmamalupitan kami at walang matahanan. Nagpapagal kami upang may pangtawid buhay. Dinadalangin namin ang mga lumalait sa amin kapag kami pinag-uusig. Tinitiis namin ito. Malumanay na pananalita ang isinusukli namin sa mga mapanirang puri sa amin.
Hanggang ngayon kami para mga yagit, pinakahamak na uri ng tao sa daigdig. Ito'y sinusulat ko hindi upang hiyain kayo, kundi pangaralan bilang mga anak na minamahal. Sapagkat maging 10,000 man ang inyong guro tungkol sa pamumuhay Kristiyano, iisa lamang ang inyong ama. Sapagkat kayo'y naging anak ko sa pananampalataya kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng mabuting balitang ipinangaral ko sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa tumatawag sa poon, ang Diyos ay handang tumulong. Sa tumatawag sa poon, ang Diyos ay handang tumulong. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin, ay kalip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sinamang taong pagtawag sa Kanya ay tapat at totoo. Sa tumatawag sa poon, ang Diyos ay handang tumulong. Yung kailangan nyo, mga taong may takot sa Kanya, Kanyang tinutugon at kung nagigipit, hinahango sila. Yung umiibig sa Kanya ng lubos ay iniingatan, ngunit ang masamay wawasakin niya, walang mabubuhay. Sa tumatawag sa poon, ang Diyos ay handang tumulong. Aking pupurihin ang Panginoon Diyos, di ko tutugutan. Sa ngalan niyang banal, lahat ay magpuri magpakailanman. Sa tumatawag sa poon, ang Diyos ay handang tumulong. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ikaw, Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa amang mahal. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, naparaan sina Jesus sa triguhan. Ang kaniyang mga alagad ay nangitil ng uhay at kanilang kinain ang mga butil matapos ligisin sa kanilang mga kamay. Bakit ninyo ginagawa sa araw ng pamamahinga ang ipinagbabawal ng kautusan? Tanong ng ilang Pariseo. Sinagot sila ni Jesus, hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kaniyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Panginoon, kumuha ng tinapay na handog sa Diyos at kumain ito. Binigyan pa niya ang kaniyang mga kasama, bagamat ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain iyon. At sinabi pa niya sa kanila, ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ang araw ng pamamahinga o Sabat, ang ikapitong araw sa loob ng isang linggo, ay tumutukoy sa kautusan na kailangang magpahinga noong ikapitong araw, katulad ng pamamahinga kung papaanong ginawa ng Diyos ang sanlibutan. Ang mga Pariseo ay mga strict adherents to the law. Talagang sila ay sumusunod by the letters. Kung ano yung sinasabi ng mga letra, yon ang kanilang sinusunod. Kaya ganun sila kahigpit sa ibang tao na hindi sumusunod sa kaparehong kautusan. Kaya nang makita nila na ang mga alagad ni Jesus ay kumukuha sa pamamagitan ng kanilang kamay, plucking ang tawag doon, ay naidugtong nila agad ito sa araw ng pamamahinga na ipinagbabawal gawin. Pero kung inyong titingnan, they are not harvesting. They are plucking. Yung harvesting, gumagamit sila ng karet. Yun ang pinagbabawal. Pero yung pagbunot sa pamamagitan ng kamay ay ito ay pinapayagan ng batas. Lalo na kapag ikaw ay isang traveler, kung ikaw ay naglalakbay, binibigyan iyo ng espasyo ng batas ni Moses ng isang taong kapag nagutom at nakakita ng mga trigo ay pwede niyang bunutin at kainin. Pero hindi niya pwedeng i-harvest. Yun yung ipinagbabawal. Kaya sa mga salita ni Jesus ay tumugon at lumabas ang pag-unawa o yung mercy o awa mula sa kanya. Sapagkat siya na siyang tunay na may-ari ng Sabat ay hindi nauunawaan ng mga Pariseo kung sino ang kanilang kaharap. Lumalabas na ang Pariseo mismo ay bulag sa pag-unawa kung ano ang Sabat. Kaya nga ginamit ni Jesus ang lumang tipan tungkol kay David. Hindi nagalit ang Diyos dahil sila'y nagugutom at kinain nila ang tinapay na inihanda sa templo. Dahil sa kautusan ni Moses, ang mga saserdote lamang noong unang panahon ang may karapatang kumain ng tinapay na inalay sa dambana o sa templo. Kailan nila yun pwedeng kainin? Pwede lamang nilang kainin iyon pagkatapos ng pitong araw. E nung araw na iyon, Sabat to Sabat, hindi nila pwedeng galawin yung tinapay. Pero dahil nagutom sila David, ito ay kanilang kinain at ibinahagi pa niya sa kaniyang mga kasamahan. Ano ang gustong sabihin sa atin ng Ebanghelyo na ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao? Hindi natin pwedeng isaklaw ang batas ni Moses sa kapangyarihan ng Diyos. Dapat ang batas ni Moses ang nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. At si Jesus bilang Diyos, ang batas na kanilang binanggit ay nasa ilalim ng kaniyang pamamahala. Ang tinapay na nabanggit ay tinapay hindi lamang para sa iilan, kung hindi tinapay na bukas para sa lahat, na ang lahat
ay mayroong karapatang kumain nito sapagkat si Jesus ang tunay na tinapay ng buhay. Hindi lamang yung mga saserdote, hindi lamang si David, kung hindi ang tinapay ngayon na ating tinatanggap kapag tayo ay nagdiriwang ng banal na Eukaristiya ay para sa lahat. Ibinabahagi para sa lahat dahil ang katawan ni Kristo ang sumisimbolo sa ating lahat na bahagi ng iisang katawan. Sa Diyos, ang lahat ay bukas. Sa Diyos, ang lahat ay may karapatang makibahagi sapagkat Siya ang Diyos ng pamamahinga. At wala na tayo sa ilalim ng batas na iyon. Hindi tayo mga Hudyo. Tayo ay mga Kristiyanong sumunod at sumusunod kay Jesus na siyang pinagmumulan ng tunay na araw ng pamamahinga. The Lord of the Sabbath ay si Jesus na nagbigay ng kaniyang buhay at sa kaniyang kamatayan at muling pagkabuhay, itinatag ni Jesus ang bagong Sabbath. Sapagkat sa kaniyang pagkabuhay, nabuhay din ang ating pag-asa na sa ating buhay sa susunod na mga panahon ay makakasama natin ang tunay na Diyos ng pagkabuhay at Diyos ng pamamahinga. Kaya po, kung tayo ay palaging umaattend o dumadalo ng banal na misa, we are proclaiming the Lord of the Sabbath. Tayo ay nagbibigay papuri at parangal sa Diyos na may-ari ng Sabbath. Hindi yung Sabbath ang susunod sa Diyos, kung hindi yung Sabbath ay nasa kapangyarihan at ilalim ng paa ng Diyos na muling nabuhay. Tayo po ay Kristiyano at hindi Hudyo. Tayo ay sumunod sa isang taong ibinigay ang kaniyang buhay at anyang katawan ang siyang nagbibigay ng tunay na awa at habag sa mga taong humihingi at nangangailangan nito. We do not go for the letters of the law. We go to the spirit of the law. Sa bawat batas, palagi po nating titingnan ang batas ng awa at batas ng habag ng Diyos. Sapagkat ang lahat ng batas ay nag-uumpisa at natatapos sa divine law. Lahat ng batas ay dapat nakatuon sa kalwalhatian at karangalan ng Diyos. Laliman natin ang pag-unawa sa batas ng Diyos, sa batas ng kaniyang awa at sa batas ng kaniyang habag. Anong ibig sabihin nito? Na dinadala natin sa ating ordinaryong buhay kung papaano natin naranasan ang awa at habag ng Diyos sa atin. We do not go for law. We go for the law of love that Jesus had shared to us. Ang pagmamahal ng Diyos, ang pinakadakilang batas na pwede nating madala at pwede nating maibahagi sa iba. Huwag tayong masyadong iskrupulus. Ano po ba yung iskrupulus? Yung lagi na lang nakikita ang kamalian ng iba
Lagi na lang iniisip na mali ang kaniyang ginagawa. Kapag tayo naging scrupulous sa ating sarili, inaalis natin ang pagkakataong makita at pumasok ang pagmamahal at awa ng Diyos sa ating buhay. Baka minsan tayo rin ay mapanuri sa iba, katulad ng mga Pariseo. Baka mas tinitingnan natin na dapat ay sundin ang batas kesa yung batas ng pag-ibig at pag-unawa ng Diyos. Kaya kung titingnan natin ang ating poong Jesus Nazareno, palagi siyang nakatuon sa pag-unawa sa mga taong nangangailangan nito, sapagkat ang hindi nakauunawa ay mga taong mayayabang sa kanilang sarili. Dahil ang mga taong hindi nangangailangan ng habag ng Diyos ay naniniwalang siya ang batas. Pero lahat tayo ay nasa ilalim ng batas ng Diyos, na wala tayong ibang magagawa at gagawin kung hindi ang lumuhod at humingi palagi ng kaniyang pagpapatawad upang maranasan natin ang pag-ibig at awa ng Diyos. Katulad ni Maria na ating ina, na ang ating pagdidebosyon sa kaniya tuwing Sabado bilang Our Lady of Saturdays ay halimbawa ng tamang pagsunod at pakikinig sa Diyos, kung saan ang kaniyang kabanalan ay ibinabahagi sa atin upang tayo rin ay makakita ng kaluwalhatian ng Diyos sa katapusan ng ating buhay. Kung papaanong binigyan tayo ng halimbawa ng ating mahal na ina, pag sumikapan nating maranasan din sa ating buhay ang ligayang iyan dahil siya'y sumunod at nakinig sa Diyos ng Sabat. Mag-iingat po tayo ngayong araw. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na umangkin sa atin bilang kaniyang mga malayang anak kay Hesukristo na kaniyang bugtong na anak. Sagipin nawa kami ng iyong salita, O Panginoon. Sagipin nawa kami ng iyong salita, O Panginoon. Ang mga Kristiyano daw ay kilalanin ang mga utos ng Diyos bilang pinto sa kalayaan nila mula sa kasalanan at kasamaan. Manalangin tayo. Sagipin nawa kami ng iyong salita, O Panginoon. Yung mga may tungkulin sa pagkapatupad ng batas at sa gobyerno, naway unahin ang kabutihan ng mga tao kaysa sa mga pinagkakabalahan ukol sa batas. Manalangin tayo. Sagipin nawa kami ng iyong salita, O Panginoon. Sa pagsamba sa Diyos na hindi natin nakikita, naway hindi natin malimutan ang nangangailangan nating mga kapatid na ating nakikita. Manalangin tayo. Sagipin nawa kami ng iyong salita, O Panginoon. Yung mga nagdurusa sa iba't ibang physical at spiritual na karamdaman, naway hilumi ng Diyos. Manalangin tayo. Sagipin nawa kami ng iyong salita, O Panginoon. Ang mga pumanaw, naway mamahinga sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Sagipin nawa kami ng iyong salita, O Panginoon. Panginoong Diyos, ang bawat batas mo naway maging paaniyaya sa amin upang mahalin at paglingkuran ang aming mga kapatid. Unawain sila, igalang at gabayan upang maging gabay rin namin sila. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
iyong pinapayatala na mula sa iyo muling ihahain sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin salay sa iyo. Pasasalamat ng puso. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawan taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpaging dapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinararangalan ang mahal na Birheng Maria. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kaniyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawang kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawa kaniya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis
na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo yung lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
kain lamang magbago. Kahit ito'y masibig ko, di ka kailangang magsikap ng gusto upang ika'y ibigin ko. Manalig ka sana, ako'y kapiling mo, kahit ikaw pa may mapalayo. Kailan pagwawakas ang iyong pagtatago, ako'y maghihintay sa'yo. Lumapit ka lamang, ang puso ko'y hagkan. Pag-ibig ko'y walang hanggan. Manalig ka sana, ako'y kapiling mo, kahit ikaw pa may mapalayo. Iibig kita, manalig ka sana, ako'y kapiling mo, kahit ikaw pa may mapalayo. Announcement, mga kadeboto, atin pong suportahan ang mga opisyal na social media accounts ng Quiapo Church. Halina't i-like at mag-subscribe sa mga opisyal na social media accounts ng ating parokya. Tignan mabuti ang profile, name at pictures ng bawat social media accounts. Facebook account, YouTube account, Instagram account, Threads account, XO Twitter account, TikTok account. Maging mapanuri po at mag-ingat sa mga peke at mapanlinlang na social media accounts, lalo na sa YouTube, kung saan pinapalabas ang mga lumang videos ng ating misa o galing sa iba pang simbahan. Ipalaganap natin ang mga opisyal na social media accounts ng Quiapo Church. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen
at pagtulad namin sa Kanya ay magpaging dapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kalooban mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa biniyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Maski Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sa isag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, karnal anamin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninunwalhati anamin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarnal panamin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inumanhati namin.